Welcome back again to my channel. This is Love Asis. Woo! So ayan, mga ka-good vibes. Ito pong eksena na to ay para po sa mga OFW. Mabuhay po lahat ng OFW na nagsusumikap, mabigyan lamang na magandang buhay ang kanilang buong pamilya. So ito, tunghayan po natin ito at sigurado kayo ay mapapaiyak. Nak, hindi kakain na kayo. Itong favorite ni nanay, itong toyo. Favorite ni nanay ito, ito. Kakain na tayo. Yan ang makakain ko ito. Pasensya na kayo, ma. Yan, ma. Okay lang ito, ma. Masarap naman siya. Favorite ko kaya itong patis na ito, ma. Sarap? Ah. Diba favorite mo yung asin na yan? Yan, masarap yun, diba? Oo, diba? Masarap yan. Oo, kain na. Thank you, anak, at naiintindihan mo naman din ako. Salamat. Okay lang yun, ma. Napakabait ng kapitbahay natin. Binigyan tayo kahit paano. Sarap, ma. Ayaw na, mama. Sawa-sawa na ako dito, ma. Palagi na lang asin. Hindi asin, toyo. Hindi toyo, patis. Yan na lang paaraw-araw papakain mo sa amin. Ma, maski sabaw. Maski sabaw na lang, di pa kami makatikin ng sabaw. Ito na lang ba palagi? Ito na lang ba palagi? Ito na lang asin, asin. Ma, hindi ito yung gustong buhay ko. Ma, hindi ko itong ginusto. Ayoko na lang ganito. Asin. Ano ba, Lorna? Tumigil ka nga dyan? Hindi ka lang nakakatulong kay mama eh. Yun nga, please, mga sinasabi mo. Mahiya ka nga. Ika nga nagtatrabaho eh. Ang dami mong reklamo. Buti nga may nagbibigay din sa atin ng pagkain eh. Pasalamat ka at may kinakain tayo, Lorna. Bakit, Aida? Ha? Bakit, Aida? Pagkain ba ito? Pagkain ba ito may tuturing? Hindi naman ito pagkain ba? Ay, hindi ito, Aida. Hindi ito pagkain. Hindi! Hindi ito pagkain na. Pagkain ba ito ba? Kahit sino araw-araw ulamin mo asin, hindi ito pagkain. Hindi! Naway-away, pasensya na kayo sa akin. Pasensya na kayo, mga anak. At ikaw, hindi kita pinalaki para maging ganyan ang ugali mo. Lawa sa amin ng mga anak, ma. Ma, ayoko na lang itong buhay. Ayoko na, ayoko na. Lagi na lang ganito, lagi na lang ganito. Ma, naiintindihan kita, pero naiintindihan mo rin kami mga anak, ma. Mahirap. Hirapan kayo. Ako, mas nahihirapan ako kasi nanay niyo ako. Kasi mas nahihirapan ako na nakikita kayo na yan ang mga inuulan ninyo. Ang sakit para sa ina na makita kayong mga anak ko. Kaya lagi ang kinakain ninyo at toyo, ang patis at ang asin. Mas masakit sa akin yan bilang ina. Ang gayaan. Kaya ako gagawin ko lahat. Para mabigyan kayo ng maganda buhay. Pero ano, nandito lang tayo. Nandito lang tayo. Napakasakit para sa isang ina na makita kayo lahat. Na parang wala nangyayari sa buhay natin. Inaapyap tayo. Sinasaktan. Pinamaliit. Ang hirap para sa ina na makita ang mga anak na nagdurusa. Sana naiintindihan nyo kung nasasaktan kayo, nahihirapan kayo. Sa hihirapan din ako. Oo! Kung gusto lang kung pwede lang, kung pwede lang, ma, kung pwede lang. Ayoko na, ma. Ayoko na. Sumasuma na ako. Yan, di ba? Ang sakit naman sa pakiramdam nun, di ba? Na makita mo yung pamilya mo na gano'n na lang kinakain, gano'n na lang ang sitwasyon ninyo, di ba? So ngayon, dahil ayaw mo maranasan pa nila itong muli,
Kaya ikaw ay napag-isip-isip mo na ikaw ay magbuhay OFW na lang. Para mabigyan na sila ng marangyang buhay o maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Pero kung dito man lang sa Pilipinas, di ba? Kung may magandang opportunity man lang, di ba? At maganda ang sasahurin, hindi ka na mag-OFW, di ba? Pero wala, di ba? So ngayon, napag-isip-isip nila, mas magandang opportunity nila kung sila ay mag-iibang bansa. Kaya ito yung guys. Gagawin lahat ni Mama para maibigay lahat ng mga pangarap ninyo. Siya na kayo masama na sabi ko kanina. Iingat po kayo dun, Ma. Sorry po, Ma. Kailangan ba talaga umalis ka pa? Okay na po dito, Ma. Masaya naman ako sa mga pinakain natin. Tatrabaho na lang po ako. Bawag ka na lang po umalis, Ma. Kailangan pa ba talaga? Makakainis ka na, Ma. Tuwin ko ay din ni Mama. Kala mayroon pa gusto sa pang-aaral, no? Paaral sa inyo at gusto siya dito sa bahay. Alam ko na dyan naman yung mga maninigil ang utang natin. Hindi ko nakita kayo nahihirapan. Asan nyo na yung mga loob niya mga anak? Gagawin ni Mami lahat. Alam ko pa ng mga pangalan. Para sa magpaaral ng mga anak ko. Marami na po ako naipon kahit papaano. Nakakatuwa naman. Pero kung gusto mo ng mga anak ko, mas na mas mo na sila. Ako baka tumating na ako. Kung makita ko, umiiyak ako. Now guys, eto na. Ito na mga good vibes. Ito na yung araw na sa oras na pagtatrabaho mo, biglang tatawag yung anak mo. At ito ang sasabihin sa'yo. Ay, Diyos ko, may tatawag pala. Diyos ko, sino ba yung tatawag na yun? Ano ba yan? Yes, anak? Ano yun? Hello, Ma. Ma, bakit ka napatawag? Ma, nagastos po namin na pinadala niyo po pambayad sa pampaaral namin. Ano? Ano yun? Nandito yung boss ko. Huwag kayo maano masyado. Bakit ano ba yun? Kung makapagtawag naman kayo. Nagastos po namin na pinadala niyo po pambayad sa pampaaral namin. Ano? Nagastos nyo? Bayan, di ba kakapadala ko lang? Di ba kakapadala ko lang kahapon? Tapos na agad? Bayan! Binayad po namin yung makalaling Marta at aling Nena kasi po kiningil na po kami. Kasi papalayasin na po kami dito sa bahay pag hindi po namin nabayaran. O siya, 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 sige, gagawa ko ng paraan. Manghihiram ako dito sa mga nakakilala ko dito. Magtipid naman kasi kayo. Hindi ubos ng ubos. Kasi papalayasin na po kami dito sa bahay pag hindi po namin nabayaran. O siya, sige na, sige na. Baka mapagalitan pa ako dito ng amo ko. O sige na. Sorry, Ma. Sorry po. Itigil na muna-muna po kami sa pag-aaral namin. Sige, Ma. Sige po. Sige, gagawa ko ng paraan. O sige. Sige, Ma. Sige po. Sige po, Ma. Ah!
Ang hirap sa buhay ng isang ina, lalo na nalalayo pa siya sa kanyang mga anak. Diba? Nakakalungkot isipin na nahihirapan ka na sa posisyon mo, nandiyan ka malayo sa iyong mga anak, at mas maririnig mo pa na mas nahihirapan sila sa sitwasyon nila, lalo na yung madinig mo na hindi sila makakapag-aral. Diba? Sana dumating na yung panahon na wala ng OFW na naghihirap. Sana dumating yung panahon na malaki na ang oportunidad nila dito sa Pilipinas, kung saan parang makasama na nila yung kanyang mga pamilya, hindi na malalayo, at sama-sama silang kakain sa hapagkainan, anuman ang nasa hapag nila. At sana dumating yung panahon na wala nang mahirap, wala na si Judith na lagi nangungulekta ng mga bayad sa bahay. Sana dumating yung panahon na may sarili-sarili na ng mga bahay at lupa lahat ng tao. Sana dumating ang panahon na lahat ng mga OFW ay naging successful lahat ang buhay ng buong pamilya niya dito sa Pilipinas. At sana dumating yung panahon na sama-sama na silang lahat magse-celebrate ng Pasko, ng bagong taon, ng mga birthday ng bawat isa. Yun na to, dahil na-inspire ako kay Queen Elsie, ayan, kay Lloyd Cadena. Dahil sa mga video na ginagawa niya, gusto ko lang ulit bigyan ng parang buhay muli o eksena yung mga video na kanyang mga ginagawa. Meron kasi dito, yung baritong video ay ginaya ko sa mga eksena sa kanyang video na bilang isang OFW na teleserye. So, yun, sana kung nagustuhan nyo to, comment lang po kayo, at para meron tayong 4-2 and 4-3! Yes! Diba? So, ayan, mga na-miss ko yan kay Elsie sa kanya, sa mga kakulitay niya, sa mga vlog niya, sa mga video niya. So, kung kayo ay nagustuhan nyo ang senang ito, dahil may 4-2 pa yan! Yes! Sana! Kung gusto nyo pang mag-part 2, comment lang kayo para, diba, tunghayan natin kung ano yung mangyayari sa buhay ng pamilya nila, diba? Kung aasenso ba, mag-grow o forever na lang ganun sila. So, ayan, comment na kayo, diba? So, and subscribe na. That's it, and thank you for watching. Sana nagustuhan nyo muli itong aking a short film teleserye para sa buhay ng mga OFW. Ayan, that's it, and thank you for watching!